Okay, ko si Tony Baby may tanong sa may tanong kay Sir Xiao. Sabi niya, paano po mapapataas ang interest ng mga kabataan ngayon sa history lalo na napakadaming umaagaw ng kanilang attention like technology? Ay, totoo yan. Kaya nga kaming mga historians, ang nangyari sa akin, dahil alam ko nung bata ako, yung mga experts na nasa TV na nakikipag-interview kay Sito Beltran noon, tuwang-tuwa ako eh. Sina Ben Cervantes, napapanood ko yan. Sina Winnie Munson, sabi ko. Si Randy David, sabi ko. So paglaki ko, parang gusto ko maging ganun. Yung nagpaparada nga ng Centennial noon, 1998, June 12, si Professor Dr. Humbert Ocampo. Sabi ko, idol ko nagsasalita sa TV. So, these are technologies. At yun yung dapat pasukin ng historians din. We respect that some would prefer na ivory tower. Hindi ba ivory tower, pero they prefer na nasa academe lang sila. Yeah. But some of us choose na, dahil ang kabataan ay nasa teknolohiya, nasa internet, nasa TV, pasukin din namin yun. Kaya tinanggap ko yung pagiging historical consultants na napakaraming programa. Dahil yun yung dahilan para magka-impact kaming historians, hindi lang yung basta-basta yung kinukuha nila. Kasi ako, kahit na ito lang ang alam ko, very proud ako na ito yung profession ko. May dangal ako sa ginawa ko, mayroon naman akong record ng mga ginawa ko sa pagsisikap ko. Nakakatuwa lang na I can impart this on as many audience as possible because of the media, tulad ninyo. So, napakagandang gawain. Masayang-masaya ako kahit na, alam mo, hindi man nagbago yung buhay ko. Nakatira pa rin ako dun sa Pocamo sa UP. Mayaman ka rin ako, Sir Xiao. Hindi naman. Hindi pa rin ako mayaman, pero at least, yun nga, nabibigyang... Malaking bagay. Na and lalo sa panahon ngayon, no, marami yung kabataan ang nakatutok sa internet, pwede tayong mag-disseminate ng information sa pamamagitan ng paggawa. Katulad ng gawa ni Sir Chua, yung Andres Bonifacio. Andres. Oh. Kung kaya po, pwede nyo po yung mahanap sa YouTube. Channel ni Sir Xiao Chua. Yung may vlog ako, yung xiaochua.net. Tinutulungan din natin yung teachers, XIAO Chua, no? Tinutulungan din natin teachers na may mga materials pala, actual documents, naka-JPEG, na pwede nyo makuha. May mga, yung script dati nung Xiaotime. Tinigil ko lang at a certain point kasi I'm planning to publish it as a book, yung Xiaotime scripts. But alam ko siya... ang internet or mas pareho lang kayo nakakalap nila. Meron siyang magandang dulot. Bakit? Kasi may mga sources no na nasa archive lang sa US halimbawa. Na ngayon in-scan, in-upload sa internet. May access na tayo. Dati kailangan mong gumastos para pumunta ka sa Spain. Ngayon ang problema lang may downside din. Yung iba, they think na that internet is enough, that everything is in the internet. It's not. No? Kasi kung historian ka, alam mo na ang daming journals na hindi pa napapublish sa internet. Ang daming documents na nasa National Archives na hindi pa rin nadidigitize. So kailangan paghaluin mo. If you are a historian, paghaluin mo talaga. Although yung isang basically yun, paghaluin mo yung archival, yung reading books, at saka yung pagiging internet sabi. Madami ka talaga makukuha sa internet, but also you have to discern. Yes. Na hindi lahat na nasa internet tama at totoo. Uh-oh. May kailangan lagyan mo pa rin ng, yun nga, sa pagiging historian, tinutuwan ka ng internal criticism. Ito ba ay, external criticism muna, ang dokumento ba ay genuine? Genuine. Internal criticism, genuine nga, tama. Pero totoo ba ang sinasabi ng tao? Mm-hmm. Yun, kasi may history student na akala nila, kung ano yung nakita nila sa internet, yun na lahat kasi akala nila available na lahat sa YouTube. Sa tsaka sa YouTube, dami-daming video na walang batayan, pero wala pang patunay. Pero lumalabas. Ang maganda pa rin dyan, magbasa tayo habang di ba? Yeah. Tapos panoorin natin para magkaroon ng comparison. Triangulation, tama ka doon. Nakuha mo yung punto niyan eh. Triangulation of sources. Kailangan... yung nababasa mo, i-compare mo sa ibang sources. Ayun. Ito pa, meron pang isa, si Wilfredo Puentes ng Cavite. Ang sabi niya, gamit ni Xiao Chu ang kanyang status ngayon bilang isa sa mga aktibo at kilalang historian. Siguro ang tanong dyan, paano na... Ang kanyang status, ang tanong niya kung ginagamit ko. Opo! So there's a sense of responsibility to it.
na kailangan mag-iingat din ako sa sinasabi ko. That's why I'm very careful eh. Hindi lahat ng nababasa ko, pinaniniwalaan ko at ipinapasa ko. Pero once na may nakita ko na may pruweba ito, talagang dati kasi hihintay mo pa yung journal. Pero ngayon, ilalabas ko na. Ilalabas mo na agad. Tapos tinasight ko yung mga taong nagtunay na nag-research dito. Mm-hmm. Pero yun nga, kung sinasabi, paano ko ba nakamit? Eh, ganito po, impertinenteng bata po ako. Ibig sabihin, nung wala pa ho akong status, ako'y batang lecturer at instructor pa lang sa UP noon, medyo camera siya yung ibang historians eh. Ako parang yung isang professor ko si Dr. Jimmy Veneracion, bagamat na ano, email na kasi yung topic na interview. So sabi niya ganyan, ayan si Xiao gustong mag-aral ng Imelda yan. So ano, nasalpak ako agad sa chat sa television na ini-interview ako. So nasanay ako. Pero noon nga may kinakumay-question pa sa akin na ikaw, nagsasalita ka about Quiapo, expert ka ba tungkol sa ngayon expert ka na sa Quiapo, ikaw na gumagawa. Expert noon on the Black Nazarene halimbawa. As a historian, I know kung ano yung sources na tama o mali. Yeah. And the media, hindi naman kay ako, naniniwala ko na kung ikaw ay may kaalaman talaga, i-share mo na sa media dahil hindi naman kailangan sobrang eksperto mo. No? The expert should speak, but also it's not ano kasi ano eh, yung bibigay mo sa tao, yung ano na yon, yung pinaka gist. Hindi naman kailangan sobrang lalim mo na eh. Sila ang bahala na magpalalim ng kanilang kaalaman. And yung paano ba na-acquire yung ability to know how what is right and what is yung right? Discerning nyo? Ay, ano, sa practice. Sa practice. Very much sa practice. But was ano yan eh, yung yun nga kung malalaman mo sa background ng tao, nagsasabi siya ng totoo. At dapat alam mo yung ibang mga sinasabi ng ibang tao tungkol sa same event. Yeah. May, so yung background na nabasa mo yung sources, kaya mo siyang ilatag na nakaganyan at makita mo, hindi naman nawawala yung bias eh. Bias, yes, ako, lagi kong sinasabi, may bias ako. Lahat tayo may personal bias. Yes. Pero as yung pagiging objective natin as historian, makukuha mo yan by presenting both sides. Yeah. But was there a time na you were challenged by a certain well, marami. Tulad ngayon, for example, ang isang tinitindigan ko, isang bias ko, at kausa ko, ay yung pagiging unang pangulo ni Andres Bonifacio. And speaking of unang pangulo, binabanatan, bumabanat din sa atin. Oh, confident ako kasi may mga dokumento na ngayon. Eh. Mm. Okay. And speaking of unang pangulo, si Bonifacio nga ba ang dapat tanghalin na unang pangulo o si General Emilio Aguinaldo? Malalaman po natin yan mamaya sa pagbabalik ng Let's Talk About Career. In the meantime to, we'll pause for a break. Magbabalik po kami with more. 32 minutes after 4 in the afternoon, of course, that time check is brought to you by EO Executive Optical. If you love your eyes, come visit EO Executive Optical now with over 90 branches nationwide. EO Executive Optical, love your eyes. At syempre, nagbabalik po ang program. Yung isang historian, tatlong historian sila, Milagros Guerrero, Emmanuel Encarnacion, at si Ramon Villegas. Yes. Noong 1993, naglabas sila sa Adamson University ng isang nakakagulat na na proposition. No, si Andres Bonifacio ang unang presidente at hindi si Aguinaldo. No, bakit? Okay. No, kasi si Andres Bonifacio, mayroong document, no? Mayroong ilang letters kay Emilio Jacinto at documents na nakalagay doon may logo
na ano no, having bayang Katagalugan, kataas-taas ang kapulungan. Mm-hmm. Tapos ang sinasayin niya sa sarili niya, pangulo ng having bayan. Ayan, so may dokumento. So pangulo ng having bayan kasi ang nakalagay sa history ng books, nagpanggap na hari si Bonifacio kasi tinawag niya sariling having bayan, siya yung having bayan. Mm-hmm. Pero ang nakita natin, mukhang yung having bayan ay tayong Pilipinas yon. Mm-hmm. Having bayan, sovereign people, yung hari ang bayan. So parang nagkamali ng interpretation. Mm-hmm. Tapos uh-huh, pangulo lamang siya nung having bayan. So kung pangulo siya ngayon, eventually, naglatag sila ng papel, pero ano no, marami ring naniwalang historians, yeah, pero hindi tinanggap ng National Historical Institute noong 1994. Dahil daw? Oo, kasi daw sabi nila, kung si Katipunan government ang tinutukoy natin, si Judato Arellano daw ang una. Mm. Tapos yung pangalawa, yung isa so pang, oo, di ba, as a first president of the Katipunan siya. Tapos, kailangan tignan din, ano ba yung intention ng pagiging pangulo ng haring bayan? Kasi maraming presidente municipal, presidente totoo ng lalawigan, no? Presidente ng barangay, no? So, anong presidente? Sino presidente? Baka barangay captain lang ang gusto ni Bonifacio. Yun yung isang sinasabi nila. Yung pangatlo, ito yung medyo chilling, no? Gusto kong basahin sa inyo ng, ano, no, ng eksakto. Kasi ito yung decision kung bakit hindi nilibing si Andres Bonifacio symbolic with state honors, uh-huh, no, as a state leader, no. Ito po, sabi nila, because okay, in a unanimous decision dated 7 July 1994 declared that the petition to grant a state funeral for Andres Bonifacio as the head of the Filipino nation or state cannot be fully granted because it necessarily reverses the verdict of death by an Aguinaldo constituted judicial process a century ago against the Bonifacio brothers. The reversal by a contemporary non-judicial act of private entities can no longer change what happened in the past. So, ito yung medyo schizophrenic about this decision. Kinikilala mong ama ng himagsikan at bayani si Bonifacio, pero sinabi mo rin na kinikilala mo rin na traidor siya sa gobyerno revolutionary. Medyo confusing. Kaya siya kailangang patayin. Eh kung ganun pala, eh di pasabugin na lang natin yung mga monumento ni Bonifacio kung siyang gawing bayani. Pero hindi naman kasi ganun. So,